Inaprubahan ng CHED at ng DOH ang Joint Memorandum Circular na kinakailangan sundin ng higher education institution para magsagawa ng face-to-face classes. Inaprubahan na ni Commission on Higher Education Chairman J. Prospero de Vera III at Department of Health Secretary Francisco Duque III ang Joint Memorandum Circular na naglalatag ng mga prosesong kailangan sundin ng higher education institution na magsasagawa ng face-to-face classes sa gitna ng kinahaharap na pandemya. Sa memorandum na ito ay bibigyang prioridad ang mga piling health-related degree programs na itinuturing na mahalaga upang mapagtibay ang manpower support sa health sector ng bansa laban sa COVID-19 pandemic. Kabilang sa mga kursong ito ang medisina, nursing, medical technology o medical laboratory science, physical therapy, midwife at public health. Sa panuntunan din na ito ay ang mga estudyanteng edad 20 taong gulang pataas na naka-enroll sa nasabing prioridad na mga kurso lamang ang papayagang makadalo sa mga limitadong face-to-face classes. Magbibigay lamang ng pahintulot ang CHED na makapagsagawa ng face-to-face classes ang mga higher education institution na nasa lugar na nakailalim sa Modified General Community Quarantine kapag ang mga paaralang ito ay sumusunod sa nasabing requirements at nakapagsumite ng kanilang aplikasyon sa CHED Original Office. Samantala, ang higher education institution naman na nasa lugar na naka-general community quarantine ay bibigyan lamang ng nasabing pahintulot kung mayroon silang base hospital na nakalaan para sa COVID-19 patient. Hindi rin papayagan ng mga estudyante na magsagawa ng internship duties sa emergency room, outpatient department at COVID wards. Dagdag pa ng CHED at DOH, hindi mandatory ang pagsasagawa ng face-to-face classes at lahat ng mga kurso at programang hindi nabanggit ay magpapatuloy sa pagsasagawa ng flexible distance learning modalities. Para sa EuroTV News, Vanessa Cleopas sumasaludo sa bawat Pilipino.